Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa 10 mapanganib na mga halaman na hindi mo dapat itanim o makita man lang sa iyong bakuran. Isa sa nakakatakot na katotohanan, tulad ng isang masamang tao na sa harap mo ay kaibigan, isang panganib sa iyo at sa iyong pamilya ang dapat mong laging iwasan. Maari kang mabigla kaibigan na iyong malaman sa likod pala ng magandang halamang ornamental sa iyong hardin ay mayroong mga mapanganib na maaaring maging sanhi ng iyong kamatayan o ng iyong mga mahal sa buhay. Walang duda mga kaibigan na ang mga halaman ay mga gandang bagay para sa iyong tahanan. Nagbibigay kasi ng kulay ang mga ito sa malungkot na paligid ng iyong tahanan at nagbibigay din ng malinis na hangin na iyong nilalanghap. Ngunit ang katotohanan kaibigan, ang ilang kemikal sa halaman ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa taong makakakain nito. Narito ang 10 halaman na dapat mong bantayan, iwasan at alisin sa iyong bakuran upang hindi ka mapahamak o sino pa man sa iyong pamilya. Ang 10 halaman sa ating listahan ay ang buta-buta. Ang buta ay salitang Bisaya na ang ibig sabihin ay bulag. Ang iba pang karaniwang pangalan para sa halamang ito ay ang blinding tree. Ang buta-buta ay isang matibay at matatag na puno na tumutubo sa maputik at mabato na lupa. Ito ay kadalasang matatagpuan sa lupaing bahagi ng bakawan na may kahoy na mainam para sa panggatong at roso. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit kilala ang punong ito. Kilala ang punong ito dahil ang punong ito ay nagtataglay ng milky juice o latex na mapanganib sa tao dahil ito ay puno ng toxicity. Ang ilang patak ng latex ng punong ito ay maring maging sanhi ng paltos sa iyong balat, panandali ang pagkabulag kung ito man ay pumatak sa iyong mata. At ang pinakamapanganib sa punong ito ay maaari itong makabulag. Kaya't mag-ingat lagi sa ganitong uri ng puno kaibigan. Ikasyam sa ating listang kaibigan ay ang talumpunay tree o yung katsubong. Ang halamang ito ay kilala bilang katsubong, ay isang magandang halaman na may kapansin-pansin na bulaklak na parang trumpeta. Ang halamang ito ay matatagpuan sa buong mundo na mas kilala bilang thorn apple. Ang magagandang bulaklak ay animoy isang halaman na bagay sa iyong hardin. Ngunit dapat kang mag-ingat kaibigan sa halamang ito. Kilalang kilala ang bulaklak ng halamang ito na nagtataglay ng katangiang hallucinogenic kapag nasunog. Ibig sabihin kaibigan, makakaranas ka ng hallucination kapag nalanghap mo ang usok kapag sinunog ang halamang ito. Ito ay karaniwang ginagamit. Kaya nga ang PDEA ay naglabas ng isang pahayag na nagbababala sa panganib ng pagkonsumo ng katsubong. Ang halamang ito ay matatagpuan ngayon sa buong Pilipinas dahil sa katanyagan ng halamang ito. Ang talumpunay tree o katsubong kaibigan ay nakakalason din ang mga alkaloids na ginagawa ng mga dahon, buto at iba pang bahagi ng halamang ito ay nakakalason. Ang pagkain nito ay maaaring magresulta ng kumbulsyon, koma o maging kamatayan. Ang ikawalo sa ating listang kaibigan ay ang Diepenbachia. Ang halamang ito ay katutubo ng Tropical America. Ang dumb cane ay karaniwang inilalagay sa loob man o labas ng bahay. Ngunit nakakatakot kaibigan na ang bawat bahagi ng halamang ito ay nagtataglay ng malakarayom na kristal na calcium oxalate na kung hindi sinasadya na makain ang mga dahon o anumang bahagi nito
Ang kristal na ito ay magdudulot ng matinding sakit at pamamaga ng bibig, damage sa kidney, sa stomach at diarrhea. Sa isang balita sa isang programa sa telebisyon, naibalita ang isang babae na natalsikan ng digta ng isang damkin o diphenbachia na lumabo ang mata na nagpapakita na talagang mapanganib ang pag-aalaga ng ganitong halaman. Kilala sa toxicity ang halamang ito. Ginagamit ng mga katulubong Amazonian ang katas ng halamang ito upang kumilos bilang lason sa kanilang mga araw na kanilang ginagamit sa pangaso noon. Ang karaniwang pangalan ay damkin, spotted damkin, mother-in-law stang. Ang ikapitong halaman sa ating listang kaibigan ay ang rosary pea. Ang rosary pea ay katutubo sa India, Sri Lanka, Thailand at Pilipinas. Ang rosary pea ay isang mapanganib na halaman na maaaring gawing laruan ng mga bata ang mga buto nito at gawing bala sa straw na lubhang mapanganib dahil nakakalason at nakakamatay ang mga buto nito. Madaling matukoy ang halamang ito sa pamamagitan ng mga buto nito na may maliwanag na kulay pula na may isang itim na batik. Ang rosary pea ay matatagpuan sa mga tuyong mababang lupain hanggang sa katamtamang altitude na lugar. Ito ay lubhang nakakamatay. At kahit na ang paggamit ng buto nito bilang kwintas ay hindi kailanman dapat gawin dahil ang dulo ng karayom na pinantusok sa buto ng rosary pea upang gawing beads o bracelet o ng kwintas ay maaaring magtaglay rin ng lason na mula sa buto ng rosary pea. Ang lason nito ay ang abrin na ito ay 75 beses na mas nakakamatay kaysa sa resin ng castor bean. Ika-6 sa ating listang kaibigan ay ang castor plants. Sa magandang bahagi kaibigan, ang halamang castor ay pinagkukunan ng mga langis ng castor na ginagamit sa paggagamot. Ang langis ng castor ay isang popular na natural na panggamot para sa karaniwang kondisyon tulad ng mga sakit sa balat. Ngunit ang halaman ding ito kaibigan ay mapanganib sa buhay. Ito ay nakakalasong halamang kaibigan. Ang 4-5 buto ng halamang ito ay sapat na upang makapatay ng isang taong may sapat na gulang. Ito ay dahil sa lason na tinatawag na resin na matatagpuan sa buong halaman. Ang unang sensasyon kapag nakain ang buto ng castor ay ang burning sensation sa lalamunan at bibig at sinusundan ng diarrhea at ang pagsusuka. Kapag lumitaw na ang mga sintomas, hindi na mapipigil ang proseso at ang huling sanhi ng kamatayan ay ang dehydration. Ika-5 sa ating listang kaibigan ay ang wolfsbane. Oo kaibigan, ang halamang ito ay maganda at maraming makikitang nagbibenta nito sa Pilipinas. Ngunit huwag mong hayaang malinlang ka ng kagandahan nito. Bilang isang halaman, nakabilang sa pamilya ng buttercup, ang wolfsbane ay naglalaman ng malaking dami ng lason na kilala bilang alkaloid sudaconitin. Ang lason na ito ay nakalalason kaya ginagamit ito ng mga Aino ng Japan. Ang lason nito at ipinapahid nila sa kanilang palaso para sa pangangaso. At kung nagtataka ka kung paano nakuha ng halamang ito ang pangalan, ito ay dahil sa lason sa halamang ito na ginagamit para pumatay ng wolf o lobo. Kaya nga tinawag itong wolf's bane. Sa kasaysayan kaibigan, ginamit ng mga Alemanya ang lason ng halamang ito bilang bala sa mga sinaunang digmaang Asya. Kapag nakain ang halamang ito, makakaranas ng burning sensation sa paa at tiyan. At kung sakaling malaking doses ng halamang ito ang iyong makain, ay maaari mo itong ikamatay. Ika-4 sa ating listang kaibigan ay ang English Yew. Mag-ingat ka kaibigan sa halamang ito. Ito ay isa sa pinakamapanganib na halaman sa mundo. Kung nais mong palamutian ang iyong hardin, malamang ng iyong garden decorator
ay maaaring nagmungkahi sa iyo ng paggamit ng English shoe bush bilang halaman sa iyong bakod. Pero huwag kang paninilang, kaibigan, sa aesthetic value ng halamang ito. Maraming mga hardin dito sa Pilipinas ang pinalimutan ng halamang ito. Pero tandaan mo, kaibigan, mapanganib ang ganitong halaman. At huwag kang maglalagay man lang ng ganitong halaman sa iyong bakuran. Ang halamang ito, kaibigan, ay may malalambot at matitingkad na pulang berry na kinakain ng maraming ibon. Ngunit ayon sa aking nakita sa internet tungkol sa berries ito, ito daw ay highly poisonous at pwedeng makamatay kapag kinain nang hindi tinatanggal ang buto. Ayon din sa isang article tungkol sa berries ng English yew, ang pagkain daw ng higit sa 10 na berries ng English yew ay magdudulo ng nausea, headache, vomiting, abdominal pain, at severe diarrhea. At ang matindi pa dito, mga kaibigan, ang lahat ng bahagi ng halamang ito ay nakakalason. Nang 50 gram daw ng halamang ito ay sapat na upang pumatay ng isang tao. Kasama sa mga sintomas ang muscle tremors, difficulty in breathing, convulsion, collapse. At ang pinakamalala na pwedeng mangyari sa iyo dahil sa pagkain ng English yew ay ang kapatayan. Susunod na halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang Belladonna. Ang Belladonna o Belladonna ay isang nakalalasong halaman na katubo sa ilang bahagi ng Asia at Europa. Minsan ito ay kilala bilang deadly nightshade. Ang Belladonna ay namumunga ng maliliit na maitim na berries na hindi dapat kainin niluman. Dahil ang pagkain ng mga berries o damhon ng Belladonna ay nakakamatay. Katulad sa poison ivy, ang isang tao na ang balat ay direktang nadikit sa dahon ng Belladonna ay maaaring magkaroon ng pantal. Ang pagkain ng prutas ng Belladonna, lalo na sa isang batang halaman, ay nakalalason. Kasama sa mga sintomas ang sumusunod: loss of voice, dry mouth, headaches, breathing difficulty, at convulsion. Ang buong halaman ay lason, ngunit ang berry ang pinakadelikado. Dahil natural itong matamis at maakit ang mga bata na kainin ito. Ang 10-20 berries ay maaaring pumatay sa isang ganap na nasa hustong gulang na tao. Ngunit ang kasing liit ng isang dahon nito kung saan ang lason ay mas concentrated ay maaaring pumatay ng isang tao. Ikalawa sa ating listahan, kaibigan, ay ang trompeta. Ang mga bulaklak ng halamang ito ay talaga namang magaganda at marami ang nagbibighani at naakit sa kagandahan nito. Kaya nga tinawag itong Angel's Trumpet. Ngunit sa likod ng kaakit-akit na anyo ng halamang ito, ang halamang ito ay isang hallucinogen o nagbibigay ito ng halusinasyon at nakakalasing din ito. Dahil ito ay mayaman sa scopolamine, hyoscyamine, at atropine. Ang overdose ng alinman sa mga alkaloid na ito ay maaaring humantong sa pagkalason. At ang masama pa, ang kaakit-akit na halaman na ito ay maaaring pabilisin ang tibok ng puso at maging sanhi ng rhythmic disturbance na nakamamatay. Ang huling halaman sa ating listang, kaibigan, ay ang pongpong. Ang pongpong ay katutubo sa maraming bansa sa Asia. Ito ay endemic sa coastal swamps at iba pang marshy areas. Ito ay kilala bilang suicide tree. Ito ay tinawag na suicide tree dahil sa mataas nitong konsentrasyon ng cerebrin. Ang cerebrin ay isang uri ng glycoside na nakakamatay kapag kinain ng isang tao. Ang punong ito ay matatagpuan lamang sa India at iba pang bahagi ng Asia. Sa Cerela, India, ang punong ito ay karaniwang ginagamit sa paraan ng dahil nga madaling makahanap ng suicide tree at makakuha ng bunga nito, at dahil din sa maliliit na doses lamang mula sa buto ng halamang ito ang kinakain para malaso ng isang tao. Kaya kung ito'y mapagkamala ng mga bata na ito ay edible fruit at akalain na ito ay pwedeng kainin, maaari silang mapahamak. So ito lamang, mga kaibigan, ang 10 na nakakamatay
ng mga halaman at mapanganib ng mga halaman sa ating listahan. Kung gusto nyo pa na ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa buwan ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.